Hello guys, what's up? Welcome to my vlog. So, pag-uusapan po natin ngayon is ano po ba yung mga ano ba yung isa sa pinakamalaking pagkakamaling nagawa ko sa aking buhay. So, isa po is yung dahilan kung bakit ako nakulong. Ako po ay isang project officer ng isang microfinance. Malaking company po ito. Na kung saan ay nagkaroon ako ng hindi magandang record, kung saan ay nakalustay po ako ng malaking pera. Kinasuhan po nila ako ng Kinasuhan po nila ako doon ng kalimutan ko may kinasa sa akin. No, we're not stopping. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wait. Bali, kinasuhan po ko noon ng qualified debt through falsification of commercial document. Bali, 2 counts po yun na qualified debt. So, yun po yung naging reason kung bakit po ako nakulong. Nakulong ako sa provincial jail. Una muna sa munisipyo dito sa amin ng 16 days and then after nun, dinala na ako ng provincial jail ng Pangasinan. So, bakit ko ba nasabing ito yung pinaka malaking pagkakamali? Kasi ganito po yan. Kumbaga nasa magandang stage na ako ng buhay ko nun. Napapakain ko yung mga anak ko ng maayos, which is mali pala. Kasi galing sa nakaw yung mga ibigay ko. Tapos kumakain kami ng sarap. Kumbaga maganda naman na yung kanyang lagay ng buhay namin noon. Kumbaga natukso lang ako kasi isa akong kolektor. Natukso ako sa mga perang hawak-hawak ko. Napasok ko yung sugal, bae, inom. Mga bisyong yun yung naglugmok sa akin noon. Susugal ako noon, sabungan, hawak kong pera, 50 mil, galing sa collection ko noon. Aga, pinapalsificate ko na yung mga, minamagic-magic ko yung mga resibo noon eh, para lang magkapera. So, yung pagsisisi ko yun, na nagawa ko yung kasalanan yun. Binago ko, talagang gumuho ang mundo ko nung makulong ako. Kasi talagang alam ko sarili ko nagkamali talaga ako. Bali, nasa work pa ako nun eh. Tapos may lumapit sa akin na 2 pulis. Tinanong, ikaw ba si JR Gilag Cabiles? Papa! Opo. Alam bang may kaso ka? Alam ko po. So, nagdala kaming warrant of arrest, sabing ganun. Hindi na ako lumaban. Dala na ako sa munisipyo, inulong na ako. So, sakit eh. Kasi, bago ko nawala sa trabaho,
Talagang mga managers namin, mga bisor, talagang believe din sila sa akin noon eh. Hindi dahil dyan sa trabaho, kasi hardworking ako noon. Talagang todo ako magtrabaho noon. Sa team namin noon, ako yung pinakamasipag talaga, as in sa paggawa ng mga paperworks, kasi as a loan officer, kami rin gumagawa ng mga paperworks eh. Tapos CI, mga ganon. Tapos maniningil. Yan. Sipag ako maningil noon. Almost 50 tao yata sinisingil ko noon. Yan, malalas dami. Million yung portfolio ko noon eh. Million. 3.3 million yata ako pinakamalaki sa team namin eh. So, panahong yun, talagang hindi ko ini-expect talaga na mahuhuli ako sa ginawa kong kalokohan. Mali yung ginawa ko talaga. Mali, mali, mali. Sana iniisip ko noon is gumawa ng mabuti. Kasi that time wala talagang God sa puso ko. Nagkaroon lang talaga ako ng God nung makulong na ako. Kaya ito yung naging wake up call sa akin yun nung nakulong na ako eh. And sa nagbing aral sa akin doon is yung isa yun sa mga isa sa pinaka naglugmok sa ay kumbaga gumising sa akin na ang buhay hindi laging nasa prime ka, darating yung point babagsak ka, kasi you judge ka ng tao kung paano ka bumangon. Hindi i-judge ka ng tao sa time na down ka. So, I am doing this vlog talaga para mag-inspire sa ibang tao na sa mga gagawa pala ng kamalian, sa masasabi ko napakahirap sa loob ng kulungan. Tsaka habang maaga pa, kamutin nyo na yung one. Kasi ako nun talaga naging pabaya ako nun. So, ganito na lang muna. Antabayanan yung part 2. Salamat sa panonood sa aking vlog, at ito naman sabi ko po na manalig lang tayo. Kumbaga, magtrabaho lang tayo. Huwag nating ipakain sa pamilya natin yung galing sa nakaw. Huwag galing sa hindi magandang paraan. Magtrabaho lang tayo ng maayos at sabayan natin ang dasal. Uunlad din tayo. So maraming salamat. God bless, at pasubscribe sa lang po sa channel ko. And thank you.